الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay isang mahalagang paksa na naman ang ating tatalakayin tungkol po sa batas ng Islam kaugnay sa pagsuot ng lalaki ng singsing. So tatalakayin natin ito inshallah, dahil marami rin pong nagtatanong na paulit-ulit, lalo-lalo na ating mga kapatid na mga kalalakihan, kung ano ba ang hatol ng Islam tungkol sa paggamit ng singsing. May gumagamit ng singsing na gawa sa ginto at gawa sa silver. At marami tayong nakikita, may mga nagsusuot ng singsing na gawa mula sa ginto, at mayroon ding gumagamit na gawa sa silver. So ito po yung gusto nating linawin sa araw na ito. Ano nga ba ang batas ng Islam tungkol po sa bagay na ito? Actually, napagkasunduan ng mga eskular na ang mga babae lamang ang pinahintulutan na gumamit ng ginto. Sila lamang na mga kababaihan ang pinahintulutan na gumamit o magsuot ng kwintas o mga kagamitan na gawa mula sa ginto. Sila lamang na mga kababaihan. Bali, ang mga lalaki na pagkasunduan ng ating mga ulama, na pagkasunduan ng mga eskular, ito muna unang tandaan natin, na bawal sa kalalakihan na magsuot ng ginto. Maging ito man ay rilo o singsing. So yan ay napagkasunduan. Yan po ay ijma ng ating mga ulama. So dalako tayo ngayon sa pagsuot ng silver. Sa pagsuot ng silver, kung ito ba ay pinahihintulutan sa kalalakihan, dahil marami tayong nakikita na may mga kapatid tayo na mga kalalakihan na nagsusuot ng silver. So ibig sabihin, yung lalaki na nagsusuot ng singsing ngayon, ay tanggalin niyo po yan. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon siya nakita ng isang sahaba na nagsuot ng singsing, at kinuha niya ito mismo sa kamay ng propeta, sa kamay ng sahaba, kinuha mismo ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung singsing na yon na gawa mula sa ginto, at itinapon ng propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya sa kanya, gusto mo bang maging bato ito sa mula sa apoy ng impyerno? So, ibig sabihin, haram sa kalalakihan na magsuot ng singsing na gawa sa ginto. O ano mang kagamitan, bawal po isuot ng kalalakihan ang ginto. So yan po ang napagkasunduan ng mga ulama. Dadako tayo ngayon sa pagsuot ng singsing mula sa silver muna. Mula sa silver, kung pwede ba sa kalakihan na magsuot ng singsing mula sa silver. Dito nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama tungkol sa pagsuot ng singsing mula sa silver. Kung pwede ba sa kalalak, pwede bang ito ba ay sunna o pagpapahintulot lamang? Mayroon sa ating mga scholar ang nagsabi na ito ay pinahihintulutan lamang sa mga tao na may katungkulan. Sa mga pinuno na mga Muslim, sa mga imam, sa mga judge, mga tagahatol. Ibig sabihin, lahat ng mga may katungkulan mula sa mga Muslim, sila lang daw dapat ang may karapatan na magsuot ng singsing, at sunna sa kanila yun. Oo. Yun ang pananaw ng iba sa ating mga eskular. Pangalawa na pananaw, walang pagkakaiba ang may katungkulan o walang katungkulan. At ito ang pananaw ng Shafi'iyya. Yung una, pananaw ni Abi Hanifa. Itong pangalawa, magkaparehas ang may katungkulan o walang katungkulan, parehong pwede lahat. Sunna sa kanila. Pero ayon sa pananaw ng Hanabila, ay hindi ito sunna, kundi ito ay mubah. At ito ang pinili ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, pinili na Sheikh Uthaymeen, pinili na Sheikh Ibn Baz, na ang pagsuot ng singsing ay hindi sunna. Dahil hindi naman ito ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inilalapit niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa Shafi'iyya, at nabanggit ni Imam An-Nawawi, na ang pagsuot ng singsing ng kalalakihan ay sunna. Ganun pa man, mga kapatid, kung sino man ang nagsasabi na ito ay sunna, hindi natin sila pagsasabihin na sila ay mali. Ang sino naman nagsasabi na ito ay mubah, ito ay pagpapahintulot lamang, ay wala rin pong problema.
na gawin nila yon. Okay? So, ibig sabihin, kung silver lang ang pag-uusapan, kung silver lamang ang pag-uusapan. Dadako tayo ngayon kung sakali na kung batang lalaki, ibig sabihin, wala pa sa tamang edad. Kung pasusuotin natin ng ginto, kasi bata pa, hindi pa naman yan obligadong sa batas ng Islam, hindi pa obligado sa kanyang sala, hindi pa obligado sa kanyang fasting, pwede pa natin siyang bilhan ng singsing na gawa sa ginto. Dito, sabi ng ating mga ulama, halos napagkasunduan ito at nabanggit sa libro na Alistair Carr na makro. Hindi na naman umabot sa haram, kundi makro, hindi kaaya-aya yung bata na pasusuotin, yung batang lalaki na pasusuotin natin ng singsing na mula sa ginto. Ngayon ay dadako tayo ngayon kung sakali, may tanong, kung sakali na ang isusuot na singsing ay hindi gawa sa silver at hindi rin gawa sa ginto. Gawa sa mga perlas, mga mamahali mga bato. Gawa sa ruby, gawa sa diamond. Dito, nagkaroon din ng opinion dito ang ating mga ulama, pero ayon sa mga katibayan na nakita natin, at ito rin ang binanggit ni Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, na walang problema. Walang problema kung magsusuot ang tao ng singsing na gawa sa ruby, gawa sa diamond, gawa sa anumang uri ng perlas, okay lang po yun. Wala pong problema dun. Basta, hindi lang po ginto. Pwede bang magsuot ng maraming singsing? Pwede bang magsuot ng maraming singsing? Dito nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. Sabi nila, mas mainam, huwag damihan. Hindi mo naman kailangan. Ba't ang daming singsing ang kailangan isuot? Pinag-usapan po natin dito mga kapatid para sa mga kalalakihan. Ha? Para sa mga kalalakihan. So, ibig sabihin, ayon sa ibang mga eskular, kung ano lang yung timbang na ginamit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil yung timbang na ginamit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtitimbang lamang ng 2 dirham. Ibig sabihin, mahigit 2 gramo lamang. Ibig sabihin, kung yung dalawang singsing ay nagbibigat ng 4 grams ayon sa ibang scholar, ito ay bawal kasi pagsasayang 'yon at sumobra ka na doon sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun pa man, pinakamainam, huwag niyo pong dadamihan ng singsing. Ngayon, ang dadako tayo ngayon sa saan ba pinakamainam na ilagay ang singsing? Saan ba pinakamainam na ilagay? Kung sakali sa mga nagsusuot nito sa mga kalalakihan, sa kaliwa ba o sa kanang kamay? So ito, kailangan din natin itong ipaliwanag. Actually, may mga hadith, may mga katibayan na naisalaysay mula na pwedeng kanan at pwedeng kaliwa. Halimbawa, yung hadith ni Anas bin Malik, ito ay sahih Muslim, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddatin fi yaminihi. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Anas bin Malik, ay nagsuot siya ng singsing sa kanyang kanang kamay. Sa kanyang kanang kamay. At nabanggit din sa hadith na marawahu Tirmidhi na si Hasan at saka si Hussein, ang nagsalaysay ng hadith ay si Ja'far bin Muhammad, an abihi qala kana al-Hasan wal-Hussein yatakhattamani fi yasarihima. Na isalaysay sa hadith na si Hasan, yung apo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na si Hasan at saka si Hussein ay nagsusuot sila ng singsing sa pamagitan ng kanilang kaliwang kamay. At naisalaysay din ni Nafi' ano Ibn Umar kana yalbasu khatamahu fi yadihi al-yusra. Naisalaysay ni Nafi' na si Ibn Umar ay nagsusuot ng singsing sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. So yan po ang naisalaysay sa hadith. So ganun pa man, kung titingnan natin yung mga hadith, may nagsabi na sa kaliwa, may nagsabi na sa kanan. So lahat yun ay tama. Lahat yun ay tama. Kung may magsusuot sa pamagitan ng kanan, okay lang. Kung may magsusuot sa pamagitan ng kaliwa, okay lang. Dadako tayo ngayon kung saan banda isusuot. Ha? Saan dito sa lima na to? Saan banda sa lima na to isusuot? Kinakailangan din natin malaman to. Dito mga kapatid, bawal na ilagay ang singsing dito. Bawal na ilagay ang singsing dito dahil si Ali radiyallahu anhu ay pinagbawalan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isuot niya ang singsing sa pamagitan ng kanyang hintuturo. So ang sabi niya, ayon sa hadith na Muslim, hadith marawahu Muslim,
na isalaysay ni Ali radiyallahu anhu, sabi niya, nahani Rasul sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi usbi'i hadihi aw hadihi. So itinuro niya na may pinagbawalan ako, sabi niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na magsuot ng singsing gamit ito o ito dito sa dalawang kamay na to. Mapakaliwa o kanan, bawal gamitin ng singsing dito sa dalawang kamay na to. Okay? Sa hintuturo at saka dito sa malaking pinakamahabang sa gitna. Bawal isuot ang singsing sa dalawa na to. Dahil may dalil na nagpapatunay na bawal ilagay ang singsing dyan. Ngayon, dito naman sa ibham, mayroon sa ating mga ulama na nagbawal, pati ang ibham. Pati ang ibham. Pero ayon sa ating mga ulama, walang problema sa ibham. Ito ang nabanggit ng dalil, itong dalawa. Pero itong tatlo na ito na natitira, ito yung may pagpapahintulot. Pero ang tanong, saan ba inilalagay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang singsing? Kung itong dalawa ay wala, bawal dito. So ang tanong ngayon, saan niya isinusuot ang singsing? So ito yung kukunin natin ngayon. Tingnan nga natin kung saan talaga sinuot ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang singsing. Sabi ni Imam An-Nawawi sa kanyang kitab sa Sharh Sahih Muslim, sabi niya, قال النووي واجمع المسلمون على ان السنه جعل خاتم الرجل في الخنصر او خنصر. Ang napagkasunduan ng mga Muslim na ang sunna, na ang sunna kasi siya Shafi'i yan eh, kaya sunna sa kanya yung pagsuot ng singsing gawa sa silver. Ang sunna, sabi niya, na ilalagay ang singsing dito, mga kapatid, dito sunna ilagay ang singsing. So tingnan niyo, ha, ito na pagkasunduan daw ng ating mga eskolar na dyan sunna ilagay ang singsing. So ngayon, naunawaan natin na dito inilalagay ang singsing. Basahin natin yung hadith ni Anas bin Malik radiyallahu anhu. Sabi niya, kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi fa ashara ila al-khinsir fi yadihi al-usra. So ito yung hadith na sabi ni Anas na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsusuot siya ng singsing sa pamagitan ng kanyang kaliwang kamay at dito sa kanyang kalingkingan. Dito sa kalingkingan nakasuot ang kanyang singsing. Okay. So ibig sabihin, may hadith na dito sa kanan, yung kanina nabanggit natin, o sa kaliwa. Ngayon, ang pagsuot ng propeta dito sa khinsar. So ibig sabihin, kung magsusuot ang tao ng singsing dito, dito dapat ilagay ang singsing sa kanyang kalingkingan. Kung dito ilagay, walang problema. Ang bawal, itong dalawa na banggit sa hadith, na marawahu Muslim, na pinagbawalan si Ali radiyallahu anhu na magsuot ng singsing sa pamagitan ng kanyang hintuturo o dito itong sa gitna ng kanyang kamay. Ngayon, siguro kailangan din natin banggitin kung mayroon bang bigat ang dapat na isuot na singsing. Kasi maaari magsuot ng tao ng singsing na sobrang laki. Sobrang laki ng singsing na isusuot niya. Kasi gustong-gusto magsuot. Siyempre, mayroon mga singsing na magaan lang. Mayroon ng singsing na may mga bato pa. So, siyempre, sobrang laki. Dito nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. Ayon sa libro na Al-Mawsu Al-Fiqhiyya, sabi nila, ang timbang lamang ay nasa 2.9 gram. Ibig sabihin, halos 3 grams lang ang pwede. Halos 3 gramo lang ang pwede. Pero ang Shafi'iyya, hindi sila naglagay ng limit. Kahit gaano kadami ang kahit gaano kabigat ang suot mo, okay lang daw po 'yon. So ibig sabihin, walang limit ang paglalagay ng singsing. Dadako tayo ngayon kung ano nga ba yung suot ng propeta sallallahu alaihi wasallam na singsing. Ano ba ang nakalagay sa singsing ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ayon sa hadith ni Bukhari, na isalaysay din ni Anas, sabi niya, kana naqsu khatamin nabi sallallahu alaihi wasallam 3 asto. Ang sulat, ang nakalagay na sulat sa singsing ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay 3 linya. Muhammad sa taas, Rasul sa baba, Allah sa pinakababa. Ginagawa ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ang dahilan kung bakit nagsuot ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng singsing, dahil ang mga ninuno, ang mga hari noon na hindi sila tumatanggap ng sulat kung walang tatak. Kaya naggumawa ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng singsing bilang pangtatak. Kaya ito ang pananaw ng ating mga ulama, katulad si Ibn Taymiyyah ng Hanabila. Kaya hindi sunna
ang pagsusuot ng singsing kundi pagpapahintulot lamang. Dahil ginawa ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kadahilanan kasi ipangtatatak niya kasi ito sa mga kasulat na ipapadala niya sa mga hari kasi daw hindi nila tinatanggap pag walang silyo. So halos halsalaysay ni Anas lahat ito kasi alam natin si Anas naglingkod siya na matagal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Anas, wa arada an yaktuba ila Kisra wa Kaisar wa Najashi, kapag ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsusulat siya ng sulat, ipapadala sa hari ng Ethiopia, hari ng Roma, hari ng Persia, faqila innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Hindi sila tumatanggap ng letter o sulat maliban may stamp, may silyo. Kaya ito ang dahilan kaya propeta sallallahu alaihi wasallam gumawa siya ng singsing na may sulat dito na Muhammad Rasulullah bilang tanda na ito ay galing sa kanya. Kaya sabi ng ibang mga ulama katulad ni Imam Abu Hanifa na ang sunna lang ito sa mga may mga katungkulan kung saan kailangan talaga ng stamp mula sa kanila. Ganun pa man, kung ang tao magsusuot ng singsing dapat gawa sa silver lamang at hindi pwede na magsusuot kayo na gawa sa ginto, hindi pwede na magsusuot kayo na gawa sa ginto dahil ito ay mabigat na ipinagbabawal. Ngayon ay dadako tayo ngayon sa kung susulatan yung singsing. Susulatan yung singsing. Pinakamayin naman kapatid, huwag na lang pong sulatan. Kasi pag sulatan mo ng Allah, Muhammad, kaya susulatan mo ng La ilaha illallah yung singsing mo, tapos ipapasok mo yun sa CR eh. Hindi mo naman maiwasan, iiwan mo yun sa labas. Siyempre ipapasok mo sa CR, so hindi naman pwede na ganun ang gagawin natin. Pero kapag ikaw ay magudo, pag magudo ka, anong gagawin mo? Kasi masikip yung singsing. Hindi mo na ba tatanggalin yung singsing kapag ikaw ay nagudo? Ayon sa karamihan sa mga ulama, talagang kinakailangan ikutin mo. Ikutin mo yung singsing para pumasok ang tubig. Maliban kung ang singsing ay maluwag, so maaalit pa papasok yung tubig. So, pinakamainam talaga. Kung kaya natin, huwag natin magsingsing kung kaya natin. Kasi maging dahilan pa yan at mamumroblema pa tayo sa ating pagudo. So, kung kaya natin, iwasan na lang natin. Kung sakali naman hindi maiwasan, so walang problema na ang tao ay magsusuot ng singsing. Dito, may nakita akong tanong tungkol sa pagsusuot ng singsing ng bagong kasal. Ah, ito ay hindi ito sunna. Ito ay gawain ng mga hindi Muslim. Yung makikipagpalitan ng singsing, magbibigay si sister ng singsing, tapos si lalaki ng singsing, tapos tanda na sila ay nagmamahalan. Yan po ay hindi sunna, yan po ay bid'a. Bid'a po yan. Ha? Ang pinag-usapan lang natin dito pagpapahintulot na pagsuot ng lalaki ng singsing. Pero yung nagpapalitan sa panahon ng kasal, okay, ito ay tanda ng aking pagmamahal. Tapos si brother naman, okay, ito ang tanda ng aking pagmamahal. Tapos isusuot yung singsing sa kanyang dito, ika nga, tanda na kasal siya. Siya ay hindi na single pag dito nakalagay. Yan po ay bid'ah. Hindi po yan natin gawain. Pero kung gagawin ni brother na Dory, ha? Handog yung singsing kay sister bilang Dory, so wala pong problema doon. Okay lang po yun. So, meron po bang mga katanungan mga kapatid? Paano ang singsing sa kasal? Nasagot na. Yan po ay bida. Bida po yung ginagamit yung pagpapalitan ng singsing. Hindi po yan natin gawain sa Islam. Okay? Okay, so alhamdulillah kung wala na pong katanungan, umaasa po ako na nabino po ngayon ang batas tungkol po sa pagsuot ng singsing. Silver lang po nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama at napagkasunduan ng ating mga ulama na kapag ginto, haram sa mga lalaki na magsuot ng singsing na gawa mula sa ginto. Kahit sabihin pa natin white gold. Di ba yung white gold? Puti siya pero ginto pa rin pero parang silver. Kapag white gold, ibig sabihin ginto pa rin yan, kaya lang puti lang yung kulay niya, haram pa rin yun. Hindi naman, kasi nandun pa rin yung pangalan niyang ginto eh, kaya lang kulay puti lang siya na ginto. Haram pa rin na isuot ito ng kalalakihan. Kung sakali sabi nila, yung kulay ginto lang, pero hindi siya ginto. Kulay ginto lang. Sabi ni Sheikh Bin Baz, pinakamainam, iwanan. Kasi mamaya, mapagkamalan kapag nagsusuot ka ng ginto. Pinakamainam, iwasan na lang. Kahit ang iba mga ulama natin nagpahintulot na kapag ang isuot niya ay kulay ginto lang, ginto, pinakamainam, iwasan na lang ito. Kung gusto mo, silver, okay lang. Pero huwag naman kayo nagsasayang na punong-puno yung kamay nyo. Huwag nyong lalagyan ng singsing to kasi bawal yan. So hanggang dito na lamang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.